Hello guys! Sa episode na ito, ituturo namin ang apat na pinakamadaling method ng pag-remove ng background mula sa ating mga images. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Mayroong apat na napakadaling method kaming ituturo sa inyo upang ma-remove ang background ng isang image. Siguradong kayang-kaya nyo itong gawin kahit na hindi kayo magaling sa photo editing at kahit sino ay pwede itong gawin. Simulan na natin. Una, Remove BG. Ang Remove BG ay isang website na kung saan automatic at napakadali nitong nire-remove ang background ng isang image. Pumunta sa web browser at i-search ang Remove BG. Then buksan natin ang removebg.com. Mula dito sa kanilang webpage, mag-upload or i-drag natin ang image na gusto natin tanggalin ang background. Then hintayin itong ma-process. Ayan, kung mapapansin natin ay natanggal na ang background ng image. At napakadali at napaka-smooth ng edges ng ating image. Pwede na natin ito i-download at ang file format nito ay PNG, which is supported ng transparency. May dalawang download button dito. Una ay ang download. Ito ay libre at good quality, pwedeng-pwede na ito gamitin sa mga documents at presentations. Kung gusto nyo naman ng best quality, piliin ang download HD. At kailangan nyo muna mag-sign up sa kanilang website. Sa ngayon ang pipiliin natin ay ang good quality. Ayan, na download na ang ating image. Kung mapapansin natin ay wala na itong background. Subukan natin itong ilagay sa documents or presentations. Pangalawa, Photoshop. Oh, baka nabigla kayo nang marinig nyo ang Photoshop, huwag kayo mag-alala dahil napakadali nitong gawin, kahit na hindi kayo marunong gumamit ng Photoshop ay magagawa nyo ito nang walang kahirap-hirap. Buksan ang Photoshop. Then i-open ang image na i-remove natin ang background. Then right-click. And select Object Selection Tool. Then select Subject. Then select End Mask. Select Remember Settings. Then select Object Aware. Then sa Output Settings, select Decontaminate Colors. Then okay. Ayan, natanggal na natin ang background. Para ito ay i-save. Go to File. Export. Quick Export sa PNG. Then save. Kung mapapansin natin ay wala na itong background. Subukan natin itong ilagay sa documents or presentations. Ang advantage ng paggamit ng Photoshop kumpara sa online Remove BG, ay pwede natin ma-save agad ito ng high quality ang image. Tulad din naman sa online Remove BG, napakadali at napaka-smooth ng edges ng ating image gamit ang Photoshop. Pangatlo, Paint 3D. Kung wala naman po kayong internet access upang magamit ang online Remove BG, at wala din kayong Adobe Photoshop software. Pwede po gamitin ang built-in application na Paint 3D ng Windows 10 at Windows 11. Buksan sa Paint 3D app ang image ng gustong i-remove ang background. Right-click image. Then select Edit with Paint 3D. Then click Magic Select. Then i-crop ang background image at itira ang subject image.
Then next. Gamit ang Add at Remove tools, pwede natin ma-refine ang cutout ng ating image. Then pag okay na, click Done. Ayan, mapapasin po natin na nahiwalay na natin ang image sa background. Upang i-save ito as PNG, kailangan alisin muna natin ang background. Click Select. Then Delete. Then select Transparent Canvas. Then Menu. Save as Image. Then change JPEG to PNG. Then save. Kung mapapansin natin ay wala na itong background. Subukan natin itong ilagay sa documents or presentations. Pang-apat, PowerPoint or Word. Yes, pwede po tayo mag-remove ng image background gamit ang Microsoft Word at PowerPoint. Parehas lang po ng method sa Word at PowerPoint. Kaya ipapakita po namin ito gamit ang PowerPoint. Buksan ang PowerPoint, then ilagay sa slide ang image. Then select the image. To remove the background, select Remove Background. Mapapansin po natin ang color magenta. Ang part na yan ang mare-remove. Gamit ang Refine Tools, pwede natin ayusin ang mga areas na matitira at mga areas na maaalis. Then kapag okay na, i-click ang Keep Changes. Kung mapapansin natin ay wala na itong background. Sana po may natutunan po kayo sa episode na ito. Wait, teka lang. Sabi ng YouTube Analytics sa channel natin ay 68% ng nanonood ng mga video natin ay hindi pa nakasubscribe. Sana po mag-subscribe kayo. Libre naman po ang pag-subscribe. Kaya kung nakatulong sa iyo ang episode na ito at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Don't forget to like and share. Salamat sa panonood, kita-kit sa susunod na video, paalam.